inirerekomenda ng isang advisory panel sa World Health Organization na bigyan ng third dose ng COVID vaccine ang mga senior citizens na tinurukan ng Sinovac at Sinopharm. Ayon sa Strategic Advisory Group of Experts ng WHO, nakita sa pag-aaral na habang tumatagal, humihina ang proteksyon ng Sinovac at Sinopharm vaccines. Para palakasin yan, dapat daw iturok ang third dose 1 hanggang 3 buwan matapos ang second dose. Kung kulang ang supply ng Sinovac at Sinopharm vaccines, pwede raw ikonsidera ang ibang brand. Pero bago simulan ang pamimigay ng third dose, dapat lahat ng senior citizens ay may second dose na. Inirerekomenda rin ng mga eksperto na bigyan ng additional dose ang mga immunocompromised dahil mataas daw ang tsansang magka-COVID pa rin kahit fully vaccinated na. Rekomendasyon pa lang yan ng advisory group sa WHO. Hindi pa inirerekomenda ng WHO ang booster dose dahil marami raw ang hindi pa bakunado. Pero para sa ating Food and Drug Administration, hindi pa kailangang magbigay ng third dose ng COVID vaccine. Wala pa raw nakikitang indikasyon ng FDA ng humihinang proteksyon ng Sinovac vaccine. Pinakamarami man daw ang naitalang breakthrough infection sa mga binakunahan ng Sinovac. Ito'y dahil pinakamarami rin ang tinurukan nito. Sa 516 na naitalang breakthrough infections o yung mga nagka-COVID mahigit 2 linggo matapos makumpleto ang recommended dose, 327 ang fully vaccinated ng Sinovac. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.